Ang iyong bang asawa ay hindi nagbibigay ng suporta sa iyong anak o hindi nagbibigay ng sustento? Kung oo, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, no? At sa araw na ito ay isa namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer. Sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang ganitong video, please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. And ngayon, ang iyong bang asawa o ang iyong karelasyon dati at lumayo na sa inyo at hindi na nagpapakita at hindi ito nagbibigay ng sustento sa iyong anak, at meron na alam mo namang meron itong kita o meron itong trabaho, gusto mo bang magbibigay ito ng sustento sa inyo o sa kanyang mga anak? Napakasimple lang ang ating gagawin dahil at pero napaka-effective nito, no? Kailangan na may lubos ka lang paniniwala dito kung gusto mong suportahan o sustentuhan yung inyong mga anak ng dati ninyong karelasyon, no? Ayun, sa nag-request nito, meron kasi nag-request sa akin nito na sinusuntistuhan ng kanyang dating asawa o kanyang asawa dahil parang siguro nagkahiwalay na sila, hindi ko na kasi tinanong, hindi naman kasi ako ano. Nakwento niya lang kasi sa akin, nagtatanong kung anong pwedeng gawin para sa kanyang asawa na hindi nabibigay ng sustento para sa kanyang kanyang mga anak at nag-iisa lang siyang naghanap buhay. Ayun. Alam ko na maraming katulad nito, no, na ang yung mga tatay ng ating mga anak hindi nagbibigay ng sustento, no, sa halip mas nagbibigay pa sila sa kanilang mga kapito o sa mga bago nilang ano, kailangan talaga na ano, magbibigay talaga tayo. Alam kong maraming ganitong sitwasyon ngayon sa panahon ngayon. Ayun. Ano ba ang una nating gawin or ano ba ang materials na ating kukunin? Una, kumuha lang tayo ng ano. Alam ko na meron kayo ng ganitong materials, no? Kumuha tayo ng isang mangkok or plato. Pili ka lang plato or mangkok. Nalagyan natin ito ng asin. Kailangan medyo madami-daming asin. At kailangan kumuha tayo ng isang dahon ng laurel at kandila. Pero yung kandila natin hindi po purple na kandila kapag kayo ang gagawa. Ngayon, gagawin dito sis. Una, lagi ko itong sinasabi ka, bago tayo gagawa nito, kailangan kiniklaim natin ito sa ating sarili na matutupad ito at maniniwala ka sa iyong ginagawa na matutupad ito, no? Dahil kapag may duda ka at hindi ka sigurado sa iyong ginagawa, is hindi talaga ito magiging posible. Kapag may duda ka, huwag mo muna itong gawin. Saka mo na lang ito gawin kapag alam mo nang gustong-gusto mo na ito gawin. Dahil kapag gagawa ka nito tapos hindi ka sigurado, ay masasayang lang ang iyong oras. Huwag mo na lang ito tangkaing gawin kapag may duda ka lang naman sa iyong ginagawa. Pero kung alam mo sa iyong sarili na, uy, gusto ko itong gawin, parang gusto ko itong gawin, nako, huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa at gawin mo na. Gawin mo na dahil isa ito makakatulong sa iyo kung isa ka sa hindi sinusuportahan ng iyong asawa or hindi sinusuportahan, nagbibigay ng sustento ang iyong karelasyon para sa iyong mga anak. Ayun. Una, kukunin natin ang ating kandila. Yung kandila natin, pili ka lang sa dalawang kulay talaga. Kung meron ka, huwag talaga ilaga pink or pula. Kailangan talaga natin bumili ka, humanap ka ng paraan. Ayun. Kumuha ka kahit gaano kalaki yung kandila natin.
Yung kandila, halimbawa dito sa gilid, ito yung gilid ng ating kandila, di ba? Yung gilid, humanap ka ng tawag dito, karayom or pin. Kumuha ka ng pin or kahit anong matatalas na bagay. Isulat mo yung pangalan at apelyido ng isang bisis dito sa gilid ng kandila. Isulat mo ng isang beses pangalan at apelyido. Kailangan pangalan at apelyido talaga. Iukit mo dito sa ating gilid ng kandila. Kumuha ka ng matatalas na bagay, kahit anong matatalas na bagay, basta't makaukit lang talaga dito sa kandila. At pagkatapos niyan, ilagay mo yung kandila natin dito sa ating asin. Ilagay natin dito sa asin. At kumuha ka ng panulat, isulat mo dito ng isang beses yung pangalan at apelyido ng iyong gagawan, ng tatay ng iyong mga anak, pangalan at apelyido ng malalaking litra, isulat mo dito. At saka humiling ka, sambitin mo ng tatlong beses, pangalan niya, apelyido, pangalan niya, apelyido, pangalan niya, apelyido, at saka humiling ka. Humiling ka na sa pamamagitan nito, na istulungan ka na ang ama ng iyong mga anak, maalala kayo, magbibigay ito ng sustento, makukonsensya ito at bigyan niya na ng atensyon ang iyong anak. Hindi niya napapababayaan ang inyong mga anak. Ikaw na bahala yung humiling, yung galing talaga sa iyong puso, yung with feelings talaga na yung gustong-gusto mong mangyari. At wag mo sabayan ito ng galit. Wag mo sabayan ng galit kapag humiling ka. Kailangan mga magagandang salita lang ang ating hilingin dito. Magagandang salita na magparamdam ka, magbigay ka ng sustento para sa iyong mga anak. Hilingin mo na kahit anong halaga dito. Hilingin mo na sa kanya kung magkaanong halaga na kailangan ninyo sa buwan-buwan para sa iyong mga anak. Kailangan with feelings talaga, galing talaga sa iyong puso para mabilis ito matupad. Hilingin mo na bigyan na niya ng atensyon ang inyong mga anak. Magbibigay na ito ng sustento. Hindi na ito papabayaan. Alagaan na inyong mga anak or kahit ano yung gusto mong hilingin dito sa dahon ng laurel. Dahil ang dahon ng laurel is lahat. Yung kahilingan natin, kaya itong tuparin lahat-lahat ang ating mga kahilingan. And ayun, sis, natapos na. Saan namin ito ilalagay? Yung dahon ng laurel is ilagay mo lang dito, ipatayo mo lang sa ating asin na o pili ka lang basta plato or mangkok yung gagamitin mo para mapatayo ang ating dahon ng laurel. Sindihan mo ang ating kandila. Kailangan talaga is maubos itong kandila. Kapag malaki ang iyong kandila, kailangan 5 minutes lang itong nakasindi or nakaapoy. At habang nag-aapoy ito, paulit-ulit mong sasambitin ang pangalan ng iyong ang pangalan at apelyido ng taong ginawan mo o ama ng iyong mga anak. Paulit-ulit mong sambitin ng tatlong beses. Hilingin mo. Paulit-ulit mong hilingin dito habang umaapoy yung kandila. Humarap ka. Paulit-ulit mong sasambitin na magparamdam ka, magbibigay ka ng sustento. Yung galing talaga sa iyong loob, sa iyong puso na gustong-gusto mong matupad o gusto mong mangyari para sa iyong mga anak at magbibigay ito na sustento na ang ama ng iyong anak. Eh na yun. Since hindi naubos ng 5 minutes ang ating kandila dahil malaki ito, kinabukasan ng umaga, sindihan mo ito ulit at paapuyin mo ito ng 5 minuto hanggang maubos ito. Kahit araw-arawin mo pa, basta't maubos lang itong kandila dahil nandito sa kandila nakaukit ang kanyang pangalan. At since natapos na or naubos na ang kandila, saan namin ito ilalagay kasama yung dahon ng laurel? Ilagay mo ito sa itaas na bahagi na walang nakakaalam na gumawa ka ng ganito. At huwag na huwag mo itong ipagsasabi dahil bawat ritual natin,
yung labis pel or pampaswerte, hindi natin ito pwedeng ipagsasabi. Kailangan sikreto lang ito at walang nakakaalaman, nakakaalam kahit yung anak pa. Hindi ito pwede malalaman sa iyong mga ginagawa. Pwede mo lang ito sabihin kapag natupad na, pero kung maaari, huwag mo na itong ipagsasabi kahit kanino. Ayon, since na naubos na ang ating kandila, saan namin ito ilalagay? Ayon na nga, sa ibabaw ng bahagi. Sa ibabaw ng bahagi, kung saan mo pwede ito ilagay na walang makakakita at walang makakaalam. Since kailan ba natin ito gagawin? Pili ka lang sa araw talaga, Tuesday or Friday ka, gumawa ng mga ganitong ritual. Pili ka lang sa araw kung saan ka mas free, Tuesday or Friday. Sis, anong oras ba? Sa oras naman is kailangan ng 6:30 to 8 a.m. Pili ka lang dyan na bilong na oras. Nasa sa iyo na kung anong oras ka. Basta mula 6:30 hanggang 8 lang tayo, no? Umaga talaga. Kailangan umaga. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo, sa mga taong sa mga nanay dyan na may mga anak at yung ama nila hindi nagsusustento sa kanilang mga anak. Sana ay isa ito makatulong sa inyo, and congrats nga pala sa mga natupad. Salamat sa nag-request nito, and good luck sa mga gagawa nito, at kung ano man ang nangyari sa inyong ginagawa, please balikan ninyo ang video na ito at mag-comment kayo kung ano man ang nangyari sa inyong ginagawa, no? And don't forget to subscribe to my channel, and bye-bye everyone. God bless.